sa ating pulong panalangin. Napakaganda sana, no, kung lahat ng ating mga kapatid, miyembro ng iglesia, ay talagang masigasig at may kainitan at may paniniwala sa pananalangin. Alam natin na panalangin ang tanging kaloob ng Diyos upang tayo makalapit sa Kanya, sa Kanyang presensya. Buksan natin ang ating mga Biblia o sa ating cellphone, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. At basahin natin ito. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ay ipaalamin niyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo manalangin. Panginoon, tunay na mabiyaya kayo at kami mapalad sapagkat hindi lamang kami inyong iniligtas, kundi pinagkalooban niyo kami ng kakayanan at kasangkapan na makipag-ugnayan sa inyo sa daang panalangin anumang sandali sa aming buhay. May problema man o wala, may kabigatan man o kaligayahan, dapat lamang kami magpasalamat sa inyo sapagkat ito ang tanging paraan upang mapalapit kami sa pakikisama sa inyo. Samahan niyo kami sa aming pong pag-aaral ng inyong salita at muli aming dalangin na sumariwa nawa ang aming pong pagmamahal, ang aming pagka-masigasig sa panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nalam natin itong aklat ng Pilipos, ito'y sulat ni Pablo sa mga kapatid at siya'y nasa kasalukuyang siya'y nakakulong. At ang Pilipos, alam natin na ito po ay talagang lugar na mga Diyos-Diyosan. Napakaraming Diyos dito tulad ng Aphrodites, tulad ng Isis na Diyos ng Egypt. At dahil dyan, sa dami ng Diyos, maging si Emperor Nero ay talagang kanilang kinilalang Diyos na kanilang sinasamba. At dahil dito, mga kapatid, marami po ang mga nangihina rin sa buhay nila dahil sa dami ng Diyos-Diyosan. At dito rin sa aklat ng Pilipos, alam natin na si Pablo ay napunta rito at wala siyang matagpo ang sinagoga, kulang sa mga kalalakihan na nagtatayo ng sinagoga, kaya siya ay nagpunta sa tabing ilog upang maghanap ng mga nagkakatipon. At doon nakita niya ang mga kababaihan at isa na rito si Lydia na binuksan ang puso at kaya nagsimula o doon nagsimula ang iglesia sa Pilipos. At pagkatapos doon, si Pablo'y nangaral sa buong palibot ng Pilipos, ngunit may isang babaeng susunod-sunod sa kanya at sinisigaw, "Pakinig kayo, ito'y lingkod ng Diyos." At itong babaeng ito ay manghuhula. At dahil dyan, si Pablo ay nainis sa kakusunod, ay kanyang pinalayas ang espiritu ng panghuhula. At dahil dito, ang babae ay hindi na makahula. Wala na siyang alam. At nagalit yung mga namumuhunan sa kanya, mga negosyante na kumikita dahil sa panghuhula. At dahil sa kanilang galit, kung ano mga pinatong nilang paratang labang kay Pablo, na sila, si Pablo daw ay naghihikayat na paniwalain sa kanyang reliyon, at siya ay hinuli at pinakulong. Siya ay gibalhog sa bilangguan, sa Bisaya pa. At maliban dito sa iglesia na natatag, ay marami rin problema sa iglesia. May mga kapatid din na nagkakagulo, mayroong pagkabahabahagi tulad ni Sinteki, at sila po ay may problema sa iglesia. Kaya marami rin mga nangangaral na hindi talaga layunin na makatulong sa ebanghelyo, kundi nangangaral dahil sa kanilang sariling kapakanan. At dahil dito, napakaraming problema ang dinadanas ng iglesyang ito. At marami rin ang mga nabibiktima sa iba't ibang doktrina na pumapalibot sa kanila. Now, hindi ito kaiba sa atin. Marami rin tayong problema. At marahil ngayon sa ating pagparito sa iglesia, maaaring mayroon tayong kinakaharap na problema o di kaya mayroong kakaharapin pa. At marahil sa ibang mga kapatid natin, nasa problema kaya wala sila sa pulong pagsamba na napakalaga na dapat daluhan ito sapagkat
dito natin makakasama at makikiisa, makakaisa ang ating Panginoon. So pagdating sa problema, anong dapat nating gawin? Na alam natin dito sa chapter 4 verse 6 ng Philippians hanggang 7, mayroon ditong payo, tatlong payo kapag tayo po'y dumaranas ng problema. Dapat natin itong pakinggan. Unang payo, makikita natin sa verse 6, pagdating sa problema, huwag kang mabalisa. Yan pong unang-una. Yan ang payo talaga ng banal na kasulatan, huwag kang mabalisa. Ang sabi po sa ating teksto, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Pag sinabing anumang bagay, anumang nakapagbibigay sa iyo ng pagkabalisa. Bakit? Unang-una, pinapakita rito at tinutur ni Pablo na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay at walang nangyayari sa buhay ng Kristiyano na aksidente. Lahat mayroong layunin. Kaya nga, kung tayo'y sumasampalataya na ang Diyos ay hindi nagkamali anumang kinaharap nating problema, hindi dapat tayo mag-worry, hindi dapat tayo mag-alala sapagkat ang pag-aalala, hindi yan solusyon sa ating problema. Gaya ng turo ng Panginoon sa kanyang mga alagad doon sa Sermon of the Mount, chapter 6, verse 37, ang sabi ng Panginoon, sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? Ang ibig sabihin ng Panginoon, kung lagi kang balisa, stress ka, hindi ka makakain. Mag-iisip ka ng mga bagay na hindi pa mangyayari. Magkakasakit ka. Wala kang tulog. Mapapaikli ang buhay mo dahil sa karamdaman. At yan ang problema sa ating panahon ngayon. Karamihan sa mga Kristiyano, stress sa buhay dahil sa mga problema ang kanilang kinaharap. At marahil, mayroon kayong problema ngayon sa bahay. May mga karamdaman. Now, tandaan natin, hindi aksidente ang lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng bagay kasamang gumagawa ang Diyos para sa ating kabubuti. Pero lumalayo tayo sa ating kabutihan. Sinusolve natin ang problema sa sarili nating paraan, kaya tayo ay talaga namang nababalisa, nagkakasakit, nai-stress, hindi na makatulog, hindi na makapag-aral, hindi na makapag-usap, walang magandang relasyon. At higit sa lahat, ang itong stress, itong bagamat hindi maiwasan itong pagkabalisa, pero kadalasan ito ay nangyayari sa mga taong hindi mananampalataya, sa mga pagano, sa mga hintil. Yan ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 32. Ganito ang sabi ng Panginoon, sapagkat hinahanap na mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yun? Mga kinabalahan na mga tao. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang Kristiyano alam na ang Diyos ang magbibigay sa atin. Pero tayo ng problema tulad ng mga paganong walang Diyos. Hindi sumasampalataya, hindi nagtitiwala sa soberanong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya ang nangyayari, mga Kristiyano nanlalamig dahil sa kanilang kabalisahan. At karamihan lumalayo sa pagtitipon. Gayong utos ito ng Panginoon sapagkat sa pagtitipon ng magkakapatid, nagpapalakasan at ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Kaya ang problema rito, mga kapatid, sa mga mananampalataya, pagdating sa problema, dapat lagi nating inuuna ang kariyan ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Yun ang utos sa atin ng Panginoon. Context ng Matthew 6, problem, anxiety. Pero conclusion ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Yun po yung solusyon ng Panginoon. Kaya ang dapat ng Kristiyano, hindi dapat nababalisa. Lalo pang lumapit sa Diyos. Lalo pang magtiwala sa Diyos. Kaya maraming Kristiyano, kahit walang-wala na, masasaya, walang karamdaman, dahil walang stress, walang pinuproblema. Ang Diyos, ang kanilang pinaubaya sa Diyos, ang kanilang anumang pangangailangan. Kaya maraming Kristiyano, talagang sumaawit na ang buhay Kristiyano ay masayang tunay.
Pero nakakahiya at nakakawawa yung mga Kristiyanong mayroon naman lahat ng bagay sa kanya naroon, pero wala silang pakikisama sa Diyos. Apart from Christ, you can do nothing. John 15:5. Pagkahiwalay tayo kay Kristo, na alam natin ang Kristo natin ay nasa pagtitipon, nasa prayer meeting, nasa pagbabasa ng salita, nasa pangangaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi natin makikita si Jesus sa ating problema, kung saan saan. Kailangan nandun tayo. Kaya pagdating sa problema, huwag mabalisa. Ikalawang payo, pagdating sa problema, ipaalam sa Diyos ang iyong kahilingan. Yun eh, di ba? Pagka tayo ay may problema, napapatingala tayo. Pero minsan, hindi Diyos ang tinatawag natin, kundi nagmumura tayo sa nangyayari sa atin. Pero ang payo rito, ipaalam ninyo sa Diyos. Tingnan niyo ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi, no? Pagkabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yun yung solusyon sa stress sa buhay. Dapat ipaalam natin sa Diyos ang ating kabigatan, ang ating problema. Ang ibig sabihin dyan, manalangin tayo lagi. Bakit? Hindi tayo maubusan ng isipin eh. Hindi tayo maubusan ng problema. Dahil sa dami ng problema, yun ang mag-uudyok sa ating manalangin lagi sa Kanya. Sapagat ang Diyos ang ating kasagutan. May problema man o wala, manalangin. May sakit man o malusog, manalangin. Malungkot man o masaya, manalangin. At ang sabi dyan, magsumamo ng may pasasalamat. Dapat, Lord, salamat po, Ama. No, marami tayong maipagpapasalamat sa Diyos. Huwag nating isipin ang laging problema. Kahit sa problema, mayroon tayong maipagpapasalamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon. Nakita ng doktor yung karamdaman ng aking anak. Salamat po, Panginoon, na natanggap muli ang aking anak sa trabaho. Bagamat kami nagdusa ng ilang buwan na wala kaming makain, salamat, Panginoon, sapagkat kapitbahay namin nagkaloob ng pera sa amin. Marami tayong dapat ipagpasalamat, hindi lamang nakatoon tayo sa problema. Yun ang problema sa ating Kristiyano. Naturingan Kristiyano tayo, pero namamuhay tayong parang mga pagano. Ito yung hinahanap palagi ng pagano, ang sila'y mag-aalala palagi. Bakit? Wala silang Diyos na kanilang sinasampalatayanan. So dapat magsumamo tayo sa pasasalamat. Isamo natin sa Diyos yung ating puso. At pagkatapos, humiling tayo. Humiling tayo ng ating kailangan. Bakit tayo dapat humiling, mga kapatid? Alam niyo bang napakasarap po na malaman natin na tayo po'y binigyan ng Diyos ng means of grace at ito ay prayer. Na kapag ka ang prayer hindi mo ginamit, matutuwa kaya ang Diyos? Yung sasakyan lang namin kapag ka sasabi ni Ramir, pa, parang hindi nyo ginamit ilang araw na, isang linggo na. Ano ba? Ba't hindi nyo ginagamit? Eh, binili ko yan para sa inyo. Sasabihin ko may problema na kay. Ah, okay. Pero ibig sabihin, nag-aalala ang anak ko na hindi ko ginagamit. Gaano pa kaya ang Diyos kung di natin ginagamit yung instrumento para tayo'y lumapit sa Kanya? Kapag ka ito'y ginamit natin o naisipan nating lumapit sa Diyos sa panalangin, alam niyo ang sabi sa ng Panginoon sa Matthew 6 verse 8? Ganito ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6 verse 8. Huwag na kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Alam na ng Panginoon kung ano'y kinakailangan, pero we have to ask, we have to pray. Sapagkat tanging panalangin ang kasangkapang ibinigay sa atin ng Diyos para siya, tayo ay tumanggap mula sa Kanya. Dahil alam na niya kung ano'y kailangan niya.
kailangan natin, mga kapatid. Kaya hangarin natin palaging manalangin at gawin natin laging manalangin. Gaya ng sinabi sa Isaiah 65 verse 24, ito po yung bagong langit at bagong lupa, no? Na mangyayari doon, babaguhin lahat ang daigdig at magiging maganda at wala nang kamatayan, wala nang kasalanan. At pagkatapos doon, sabi sa Isaiah 65, 24, at mangyayari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako. Samantalang sila'y nagsasalita ay makikinig ako. Nakita niyo kung gaano kadakila yung kasangkapang prayer na ibinigay sa atin ng Diyos? Yun eh. Kailangan natin. At dahil dyan, itiyak tayo diringgin. Tumawag ka. Saan natin makikita yon? Jeremiah 33 verse 3. Tumawag ka at tutugunin kita. At ipapaalam ko mga bagay na hindi mo na maunawaan. Kaya maraming Kristiyano ang mga masasaya dahil laging nananalangin. Pero maraming Kristiyano mahaba ang uso dahil hindi nananalangin. Sinasarili ang problema. Manalangin tayo, hindi yung ating luho, kundi ano yung kailangan talaga natin. Manalangin tayo pagdating sa problema, Lord, bigyan niyo ako ng kalakasan na maharap ko ito. Bigyan niyo ako ng katalinuhan, karunungan upang may sagawa ko anong dapat kong gawin. Yun ang dapat nating panalangin. So ang payo rito, kapag tayo po'y nasa problema, huwag mabalisa. Ikalawa ay dapat ipaalam sa Diyos ang ating problema, ang ating kabigatan. At pangatlo, pagdating sa problema, ay magtiwala tayo sa Diyos. Verse 7, ang sabi sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo. So, ibig sabihin, pagdating sa pag-iisip, focus na focus tayo sa Panginoon. Hindi tayo naagaw ang ating isipan sa kay Kristo, hindi naagaw ng mga kabalisahan sa ating kapaligiran. At ang kapayapaan na ibibigay sa atin ng Panginoon ay mag-iingat sa atin. Huwag tayong magkasakit. So, ibig sabihin dito mga kapatid, kapag tayo po ay hindi nagrereklamo at tayo lumalapit sa Diyos upang ipaalam ang ating kabigatan, ay iasa na natin sa Diyos. Dahil kilala natin ang Diyos ay soberano at siya may kontrol ng lahat at lahat ng bagay kasama siyang gumagawa para sa ating kabubuti. So, therefore, iasa natin, ipagkatiwala natin upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Nagpipray nga tayo, pero lahat ng ginagawa natin, lahat ng problema, lahat ng nag-aalala tayo, sobra. Eh, para kang hindi ka nanalangin, wala kang tiwala sa Diyos. Dapat, pagka binigay mo na, umasa ka, Lord, thy will be done. Ang sabi dito, tiyak ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo. Gulong-gulo tayo pag may iniisip eh, hindi na tayo makafocus kay Christ. Eh, laging sinasabi sa atin, Hebrews chapter 12 verse 2, di ba? Tumingin lagi kay Kristo sapagkat siya ang pinagmulan at katapusan ng ating pananampalataya. Kaya hindi tayo nakapamuhay sa pananampalataya, namumuhay tayo sa problema. Now, unang-unang kapayapaan, siguro dapat nating makita rito yung kapayapaan nating relasyon sa Diyos. Kilala natin kung sino tayo sa kamay ng Diyos at kilala natin sino ang Diyos sa atin. Kung paano tayo hinango mula sa lusak ng kasalanan. Kung paanong si Kristo ay namatay para sa ating kaparusahan sa impyerno. Ay sino bang hindi mapapayapa dyan? At ikalawa, diringgin naman tayo ng Panginoon sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng kasangkapan upang lumapit sa Kanya. Paano tayo hindi mapapayapa dyan? Kaya nga sabi ni Pablo, I have learned to be content. Natutunan ko maging kontento dahil kilala niya ang Panginoon na kanyang sinasampalatayanan. Kaya nga, pag ikaw ay hindi nabalisa at ipinaalam mo sa Diyos ang iyong panalangin, asahan mo yung bunga nito kahit ano pang
anong pang problema natin, anong mang mga testing sa buhay natin, may magandang ibubunga. James chapter 1 verse 3, di ba? Yung ating tinatanggap na problema, ito yung nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis, ang siyang sumasangkap sa atin para tayo maging ganap at walang pagkukulang. Nakita nyo, napaganda po nang tayo po ay mapayapa sa ating pagtitiwala sa Diyos sa panalangin. Kapayapaan, ang sabi nga sa verse 7, ang sabi, ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo, ang kapayapaan ng Diyos. Wow! Siguro kailangan matuto na tayo na gamitin yung kasangkapang kaloob sa atin ng Diyos at huwag na tayong gumawa, mag-isip, nai-stress tayo, nag-aaway ang pamilya, nagsisigaw ang mga anak, umalis sa bahay, galit dahil sa walang kapayapaan. Kaya sa problema, maging marunong tayo. Maging matiwasay. Alamin natin ang hindi dapat. Ano yung hindi dapat na gawin pagdating sa problema? Siyempre, kabalisahan. At gawin ang nararapat. Ano yung dapat natin gawin? Natural. Manalangin. At umasa sa magandang ibubunga. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Nagpapasariwa, nagpapalakas sa aming pong kalagayan. At nawa abutin niyo po ang aming mga kapatid ngayon nakikinig, nanonood, na sa kanilang kabalisahan, Panginoon, kanila itong iasa sa inyo, ilapit sa inyo. Sapagkat kayo po ay nakikinig, bago pa lamang naming sambitin sa aming mga labi ang mga salitang aming pong ibubuo sa inyo, ito po ay inyo nang dinidinig, pinapakinggan, at ibibigay niyo sa amin ang mga bagay na hindi namin lubos na makilala, kundi dahil sa iyong kagandahang loob, ginagawa niyo para sa aming kabubuti. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito isamot dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.